Kapuso, hindi lang daw po simpleng rebelyon yung nagaganap ngayon dyan sa Marawi. Kasi binunyag na po ng hukbong sanlataan ng Pilipinas ang Forces of the Philippines o AFP na kabilang sa mga napatay sa nagaganap na bakbakan ang ilang dayuhang terorista. Mula sa lungsod ng Davao, nakatutukway si Ian Guzman. Ian. Mike, pinanindigan nga ng pamahalang Duterte na kailangan talaga ang deklarasyon ng martial law dito sa Mindanao. At Mike, sabi nga ng Solicitor General, hindi na raw simpleng rebelyon ang nangyayari ngayon sa Marawi City. Noong Martes lang, sinabi ng Armed Forces na kontrolado nila ang bakbasan sa Marawi City kung saan inoperate daw nila ang kuta ni Isnilon Hapilon, dating Abu Sayyaf, ngayon leader ng Maute Group. Wala raw sa monitoring nila ng mga miyembro ng Islamic State o ISIS na mula sa ibang bansa. Noong gabing yun, idineklara ang martial law sa buong Mindanao. Dahil sabi ng Pangulo, ISIS na ang kalaban sa Marawi. There is a certain information that we received which confirmed the killing of 12 members of this group, and about half of that number are foreign terrorists. Malaysians, Indonesians, and one other which I could not remember. Sabi ng Solicitor General, kinakailangan ng pagdeklara ng martial law sa Mindanao dahil hindi lang simpleng rebelyon ang nangyayari sa Marawi. It has transmogrified into invasion by foreign terrorists who heeded the clarion call of the ISIS to go to the Philippines if they find difficulty in going to Iraq or Syria. Our security and intelligence units have monitored ISIS and Maute literature and publications containing orders to their adherents to attack the Philippine government and establish a, quote, wilayat, unquote, or ISIS province in Mindanao. Sa cabinet meeting kagabi ng Pangulo sa Davao, nabuo ang martial law implementation structure na pamumunuan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ng AFP. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang administrator, magkakaroon siya ng deputy. Si AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo naman ang implementor o tagapagpatupad ng martial law, kasama si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Binabalangkas pa ni Secretary Lorenzana ang implementing guidelines ng martial law. Pakiusap ng AFP sa publiko, ituloy ang normal na pamumuhay pero maging mapagbantay. I-report ang mga kahinahinalang tao o gamit, sumunod sa batas at i-report ang anumang pang-aabuso ng mga pulis o sundalo. Ayon sa AFP, hindi kasama sa rekomendasyon nila ang pagsuspinde sa freedom of expression pero ipatutupad ng gobyerno ang right to censure pati sa social media para sa kaligtasan ng tropa na nakikipagbakbakan. Footages, other social media use of carnage, violence, and irresponsible reporting that may endanger lives. Anyone, social media or anyone. Mike, sabi nga ng AFP sa mga nakalipas sa panahon na nakubkub nila yung mga pinagkutaan nitong Maute Group ay nakakakuha daw ang mga sundalo ng mga drug paraphernalia. Kaya hindi raw nakapagtataka, Mike, na tila ba suicidal yung estilo ng paglaban ng mga local terrorist group doon sa bahagi ng Marawi. Mike? Maraming salamat, Ian Cruz.